Tara na't bumisita tayo sa Tampogaw Duck Farm kasamang ating agripreneur at alamin natin ang best practices doon para sa isang matagumpay na agribusiness. Even as our certified sarepreneur started duck farming just recently, he made sure that he does things right. The very first thing that he considered is to make sure that there's a market for his harvested products. With this, he was able to establish a network of buyers all over Mindanao. Equally important decision that he made is to raise ducks using the improved genetics of native itik. This is the Itik Pinas, because for him, performance and efficiency really matters. Tunghayan po natin isa sa mga masugid nating taga-subaybay. Sa atin siya'y natuto, ngayon naman siya'y magbabahagi ng kanyang simpleng tagumpay. Pinapanood ko pong yung video ni Dr. Fee, yun po ang sinusubaybayan ko po. Sinabi ko po sa asawa ko na siguro ito yung maganda nating negosyo ngayon. Kasi dati may negosyo kami na yung motor po. Tapos nag-ship po kami ng yun pong duck farm. So masali po ako sa mga seminar online, tinitingnan ko po kung paano po talaga alagaan yung itik. Ang titingnan mo po sa isang itik is yun pong karakteristik niya. Kasi ang itik po, madali pong ma-stress. Hindi po katulad ng manok, yung itik talaga masilan talaga sa tao. Tapos una-una titingnan mo yung housing. Housing talaga yung pinakamaganda. Titingnan po natin yung area kung saan po natin bibitiwan ilalagay yung mga itik. Yun pong sa amin, kailangan mo talagang isukat yung tama pong forma ng kaniyang pabahay. At saka, yung pagkain din. Tinitingnan ko po kung ano talaga yung mga pagkain na masustansya po. Kasi nag-i-start po kami ng yung siho para malaman namin kung ano talaga ang itik. Kasi kung RTL yung bibilihin natin, yung RTL, hindi mo kilala yung karakteristik niya mula nung maliit pa siya. Sa pagbabalot naman, una-una po natin, titingnan doon is maganda po yung incubator natin. Kasi kung hindi maganda yung incubator natin, hindi natin makukuha yung tamang sukat ng temperatura. Kailangan talaga 37.5 para mas maganda yung resulta. Kasi karamihan po noon, 7 days, nagkakandel po kami, pero iniba po namin yung technique namin. Sa 10 days po kami, nagkakandel. Kasi sa 7 days po, maliliit po yung sisiyo. So namamatay po siya pag ginaumagahan, pag ginagalaw-galaw mo yung itlog. Lumipat po kami sa 10 days. Doon po kami nagkakandol sa 10 days po para po medyo malaki-laki na po yung sisiyo po sa ilalim. At saka kailangan talaga yung balot sa puti. Kasi yun pong mga customer natin, gusto po talaga nila yung balot sa puti. Kasi yun ang hinahanap natin. Ang maganda po yung Itik Pinas. Unlike sa Patiros po, kasi yun pong Itik Pinas, malalaki po yung mga itlog nila. Malalaki po yung mga katawan ng itik at saka maganda po siyang tingnan. Yung Itik Pinas po, aabot po ng 90% ang kanilang egg production po. Kahit po sila nagmumulting po, maganda pa rin yung pagiging itlog niya. Kaya po nagpaparami kami ng mga itik na yun pong tinatawag nating Itik Pinas. Kasi yun po ang bagong henerasyon po ngayon. Ang malaking tulong po ng sarimanok sa ating pag-iitik ay napakaganda po yung egg production po ng ating itik. Lahat po andoon na Yun pong hinihingi ng itik, na nutrients. Kaya po, nung una-una po hanggang ngayon, di po kami nagpalit ng pagkain. Kasi alam po namin is kung magpalit kami ng pagkain, is masisira po yung itik natin. Yung iba po pumupunta po sa bahay, gusto po nilang mag-duck raiser po, tinuturoan ko po sila kung paano. Mula siho hanggang sa paglaki, ano po yung steeds by steeds ko po yung tinuturo ko sa kanila hanggang maglipo. Tapos sa pagbabalot naman, sabi ko po, sige po, tuturuan ko po kayo. Igaguide po ko kayo kung paano magbalot. Sa mga gusto pong mag-invest ng ganitong negosyo, yun munang market muna ang unahin natin. Kasi pag hindi mo inuna yung market, pagdating ng panahon na gusto mo nang ibenta yung itlog, iwala kang mabibintahan kasi wala kang hindi mo alam yung market niya. Huwag mo nang magsimula yung medyo malaking itikan kasi hindi mo alam kung malulugi ka o hindi. Doon ka muna sa mga 500 heads ka muna magsimula.